ating kilalanin ang bagong armas ni Coach Tim sa Ginebra at sino itong pinapirma na ng Magnolia ng 3-year deal contract. And Coach Yanggiao, mukhang may maiipatawas na naman. Kit Datu, di na naman nakakalaro. Pero bago nga natin talakayin yan, shoutout po muna sa mga solid nating ka-teammate na sila Lifa Puyan, Eduardo Monsales, Juan Solige, Rosemary Juan, and Romeo Conchada. Pero bago nga natin talakayin itong topic natin ito, baka naman pwedeng makarequest kahit isang subscribe lamang po dito sa ating channel. At kung mabigat naman ito para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po, malaking tulong na po yun. Salamat po. So about muna sa kampo ng Magnolia, nang dahil sa pagiging shooter ni Aris Dionisio, nabigyan ng malupet na reward ito ng Magnolia, kung saan good news dahil nabigyan ito ng 3 years contract ng Magnolia. Siya na nga ba ang susunod na future franchise player ng koponang ito? Dahil siya lang naman ngayon na ang pangalawa sa player ng Magnolia na may mataas na percentage pagdating sa shooting. Una ay si Polly, sumunod na ay itong si Dionisio na. So alam nyo bang si Dionisio din ay rank 6 or rank number 6 na dito sa liga pagdating sa shooting percentage. At mapunta naman tayo sa kampo ng Reno Shine. Mukhang may maiipatawas na naman yata si Coach Yanggiao ah, dahil hindi na naman nakakalaro ang pambato niyang Bigman na si Kit Datu. Matatandaan niyang yan ang biro noon ni Coach Yang nung panahong di nakakalaro si Kit Datu sa Ross. At ngayon, di na naman nga nakakalaro. Pero ngayon, hindi na ito pwede daanin sa biro dahil totoong injury na talaga ito, kung saan kasalukuyang nadiskubre ang injury na to na may grade 2 MCL injury. Naramdaman niya ito kontra Ginebra nung last game nila, kung saan batay sa reporta, mawawala ito muna ng at least a month na araw po. Malaking dagok to para sa Ross dahil malaking kawalan sa Ross ang big man na tulad ni Kit Datu. Lalo pa ngayon 0-3 ang kartada nila sa kakasimula lang na 48 season ng PBA Philippine Cup. At mapunta naman tayo rito sa kampo ng Ginebra. So may bago nga pong bata si Coach Tim sa Ginebra na kinatuwa niya nga po dahil napakalakas nga po ng player na ito. So bukod dyan, inamin rin ng player na to na dati nga po siyang bench player noon na nung wala pa siya sa Pro League. Pero ngayon, eto't nabibigyan na siya ng chance para ma-showcase nga yung kakayahan niya. Kaya naman, ginagalingan niya nga po ang lahat para makatulong sa koponan. Yan si Ralph ko. Nakamailan lang nga po, nag-best player of the game pa kontra Phoenix. Kaya naman asahan pa sa mga susunod na laro niya ang mas dominanteng laro dahil for sure nabigyan siya nitong si Coach Tim Kuhn ng mataas na kumpiyansa. Biro mo naman, napabilib niya si Coach Tim dahil yung pinalaro sa kanya di niya talaga position, pero nagampanan niya pa rin yung trabaho niya. Come on.